Good morning po. Parang kailangan ko yata isuto para magkaninigan tayo. Ang ganda ng boses ni Sir. Pwede man tumawa dito. Balat pa yun, ha? Balat pa yun. joke lang po. Talagang siguro, kung malat, maganda ang boses. Baka pagka wala na yung malat, gano'n na. Okay. Ma'am, natutuwa kami dahil naging bisita ka namin ng aking partner. Si Colonel Janet na pala. Ha? Good morning. Good morning po. Actually, yung pong pinag-uusapan nyo, sabi natin, di ba, kung tutulong tayo, sana dun sa good way na may advance natin. So, parang tumpak po siya kasi yung katulad po ng mga activity na ginagawa po ni Ate Lee, na kami po ay sumusupport din in our own little way. Kami po ay nakipag-join na din to give medical mission kasama po ng SM Foundation. Ayan po, si FKC po ay, by the way, si FKC po ay talaga nasa community, nakarelate po siya. Meron po silang ginagawa ng mga community service by checking the health po ng ating mga kababayan. So, napapanahon po siya dahil po sa mga virus na meron tayo ngayon, maganda po na informed tayo or educated tayo kung ano nga ba yung mga dapat gawin. At ayan po ay isang linya na ginagampanan po ni FKC. So, si FKC baka hindi pa kilala dito sa Laguna dahil siya po ay namamayagpag international. So, kaka-deploy pa lang niya dito sa Laguna, though matagal na siya sa Pilipinas, pero ang company pong ito ay, imbis po sila ay magpa-advertise, dahil bumabayad ng milyon, ang ginagawa po nila, pag po may nakita sila ng mga may sakit na mga kababayan natin, they will help. Paano po, pagbibigay po ng kanilang supplement na fully organic at saka po natural. So, magkaiba po yung synthetic at saka organic and natural. Mm-hmm. Yung pong synthetic, pag ininom natin siya, for example, mayroon tayong ubo, mayroon tayong sipon, pag po ito ay ininom natin, gagaling po ang sipon. Pero yung mga yon, pag araw-araw tinitake, meron po siyang side effect na tinatawag. And ang side effect po nun, pwedeng ang ating kidney ay maapektuhan. Pero si FKC po yung mga supplement niya na nakakagamot din po ng mga sipon or ubo o kahit po malalang sakit, ito po ay fully organic. Ibig sabihin po, ang kanyang ibibigay na side effect ay maganda pa rin po sa katawan. For example, yung po mga liver na nanghihina, pag po ininom ang liver right, ang magagawa po nito, gagamutin po niya ang liver at the same time, yung pong side effect niya, yung mga nagpapatulok ng glutathione na pagkamahal-mahal, ayun po ang ibibigay na resulta. Pupusaw po yung mga balat para po gumanda yung ating, alam niyo na yung mga cutis na ganyan. So, isipin nyo, ginagamot niya yung sakit na meron tayo at the same time, yung effect na ibibigay niya sa inyo ay hindi po makaka-apekto sa kahit na anong internal organ na meron tayo. So, yan po yung inirelate namin sa mga community event po naman ni Ate Lynn na talaga naman pong tumutulong din sa ating mga kababayan. Adanteno. Napakahalaga po na siguro hindi lang para sa mga young, lalo na yung medyo umaano na yung edad, na kailangan po ay continue tayo na maging positive. Kasi when we have a positive mind, madali po natin na magawa yung mga bagay na alam natin kailangan natin gawin. Kesa po pag nagde-negative tayo, especially January, napakadaming sunod-sunod na trahedya na nangyari. So kapag magpapa-influence tayo, lalo na kapag nakikita natin sa social media na ganito yung nangyari, ganyan, parang yung iba magiging hopeless na sila dahil puro negative. Pero yun nga po, ang sabi nga po ni Kadante kanina, tayo po ay kailangan talagang laging manalig sa Diyos. Kasi siya lang naman po talaga nakakaalam kung ano man yung lahat ng ito. When we give our trust to Him, parang nothing is impossible. So, kailangan lang po kapag meron tayong gagawin na bagay, make it sure na ito, yung gagawin natin, ay makaka-influence at makakatulong sa ibang tao for a positive way. So, napakahalaga para sa akin po yung pagiging positive, napakagandang bagay niya na ma-share mo sa ibang tao na nakakasama mo in your everyday life. Ayun. Okay, malaking bagay yan. Ating mga kasamahan, di ba, medyo mas mahirap po i-manage yung situation pag gano'n. So, saka pala pag may sitwasyon na ako hindi nag-undergo ng training, wala akong karapatang magtumulong. Kasi po, yun nga po yung sinasabi kanina ni Kalan. Makakasagabal po siya. Kaya po, professional talaga yung talagang well-trained, yung may pwedeng mangialam. Kaya nga po, di ba, minsan pag may naaksidente, sasabihin bakit hindi hinahawakan. Yes. Kasi po, baka pag humawak yung hindi may alam, imbis na masave yung life, ay hindi po maalam. Yung sinasabi ko kanina. Para yun, so, bakit yun po yun. Ako din nagtataka, maraming tao nakatingin lang. Yung pala, naghahanap ng legal na responsibilities. Yung asawa ko po kasi, in-orient niya, pag na-choke, ganyan. Yeah. Yung mga basic na, tapos ganito siya, puro prevention. Kasi sabi niya, in that prevention, maiiwasan mo yung disgrasya, yung ganyan. Kasi yun po yung trabaho niya. Yeah.
Anong bagay yan, diba? Opo. Nakakaparanoid lang minsan. Luluwas lang ako. Parang ano nangyari? Mamamatay na ba ako pag uwi ko? Kasi sa sobrang dami ng precaution na sinasabi niya na pagsasakay ka, left and ganun. Pero napakalagang bagay na alam mo. Totoo po yan. Anong mga dapat mong gawin at anong, paano ka mag-iingat lang. We will not be safe po kasi by ignorance. Yes. So sabi niya ngayon, kaya po ang dami naglalabasan ngayon ng mga training, education, meron pa nga mga pre-education eh. Kasi nga po, in that way, masisave tayo kapag tayo ay maraming alam. Yes, thank you. Ma'am, medyo ano ha, mga kasama, mga beauty. Medyo wala na lang tayong oras ha. Pero ang sarap ng kwentuhan natin, kahit pa paano, napakalaking bagay. Paris Montemayores, ang ating headquarters company commander na si Lieutenant. Sa guys, hindi ako makakalaga. Maraming salamat sa pag-antay sa ako channel na mga sa TV. Kababayan natin si Bambansa. Live na live po tayo. At mga kaisyo, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Para sa ating palatuntunan ng issue balita. Maraming salamat po. Sa Dinas na. Bayan sa Dinas. Yun. At yung po mga blankets na mga imported, nakarating po doon katsa sa ating mga bayan. Halos katsa nila. Yun. Yun po yung wag na wag sana mangyayari. Sa pag- Tunayan nga po yung naganap na Oral Health Month sa St. Martin de Porres. Isa si KFC sa... KFC, gutom na ako. Sa FKC. FKC sa nagsuporta na wala namang hiningi kahit anong kapalit. Ayan, so ganun po siya kaganda. At the same time, may darating po kami ulit na community event para po sa ating mga kababayan. Magbibigay po kami ng free medical check-up o yung QMRA. Yung po yung Quantum Magnetic Resonant Analyzer. So, ang sabi ko nga po kay Ate Ling, marami daw po siyang katayap ng mga sundalo, ng mga pulis. Pwede po namin silang puntahan para po mabigyan ng libreng general check-up po yun from head to toe. Kasi po, kayo ma'am ay nagbibigay ng community service, pero minsan dapat... Kayo nakakalimutan na. Totoo po yan. Totoo po yan.